Ito, alam ko, isa ka sa mga makakasagot eh. Napakalaking ano na ito eh, conspiracy sa Pilipinas. Ito, mga manonood, itatanong na natin kay Kuya Basilio. Totoo ba ang chismis na anak ni Hitler, si Jose Rizal? Sabi nila sa akin na huwag ko nang pilitin. Kung ano man ang mga pangarap ko, huwag nang habulin. Pero lahat ng aking tinanim ay aanihin. Yo, what's up sa inyo lahat ng mga manonood? Syempre, at nandito na naman tayo, nagbabalik tayo sa ating bagong episode ng Usapang Katok. Syempre, dito lamang yan sa Motus Vlog. At syempre, bago natin ito simulan, shoutouts muna ulit tayo. Shoutouts pa rin tayo sa lahat. Sa mga hindi pa rin na siya shoutout, huwag kayong magagalit sa comment. Masya-shoutout din kayo paunti-unti dahil hindi natin pwedeng punuin ng shoutout itong buong vlog natin, no? So, ayun na nga. Pero bago natin ito ipakilala yung susunod na guest, gusto ko muna magpasalamat. Syempre, dito sa Whatcaps, Hypebeat. Culture War. Yeah, maraming salamat. At kung napapansin nyo sa ilalim, nandyan yung MZ Run Online. Bagong server namin ng Run Online. Ako ang nagmamanage nyan. Kaya kung gusto nyo minsan after ng mga vlog ko, kada gabi or paminsan-minsan, mag-stream ako dyan sa Run Online na yan. Sa mga Run Online players dyan, malapit na mag-up yung server. Download nyo lang yung link. Tapos laro tayo dyan, kulitan tayo dyan, party tayo dyan mga tol. Eto na! Dito na tayo sa susunod nating guest sa to sa mga legendary nga ng hip-hopan, di ba? Isa sa mga veterano, as in veterano na talaga, no? Mas veterano pa to sa mga veterano, no? Ano to, isa to sa mga paborito ng mga tao, lalo na pagdating sa larangan ng battle rap. So, isa sila sa mga kauna-unahang grupo ng mga rapper na sumalang sa telebisyon, no? Sa Rap Public nga ng 8 Bulaga. Syempre hindi ko na to patatagalin. Nagmula pa to sa Crazy Ass Pinoy. Mag-ingay tayong lahat para kay Kuya Basilio. Yeah. Ayun, so nandito na nga tayo. At kasama na natin ang nag-iisang Basilio. Kuya, batiin mo muna yung mga ano natin, mga viewers natin dito. Yo, what's up mga apo at sa lahat ng mga viewers ni M-Side. Yeah. Ginagagal ako makasama kayo ngayon. Tawag mo sa viewers mo mga apo. Oo. Parang ano naman ha, parang hindi naman yata bagay ng mga apo, bata ka pa eh. Eh kasi ang ano ko doon, parang ako si Lolo Basilio eh. Dahil may mga segment din akong gagawin doon. Mga kwento ni Lolo Basilio, yung mga dati pang jokes na hindi inabot ng mga millennials. Oo nga pala, no? Ikaw yung counterpart ni Lola Basyang, no? Yan ang sabi ng timang! Oo, yun. Abangan nyo yan sa channel ni Kuya Dave. Nandito yan sa ilalim, sa link. Official. Yan, nandito yan. Subscribe kayo sa channel ni Kuya Dave. Ito kaya dito ako sa ano sa Usapang Katok. May mga tanong lang ako na okay. Seryoso pero mas lamang yung kalokohan. Sige. So, alam mo naman seryoso akong tao eh. Oo nga eh. Kaya nga sabi ko nga parang nagdadalawang isip ako magtanong ng kalokohan sa iyo baka hindi bumagay eh. Baka umastang inosente. No? Subukan natin. Oo, sige. So game ka na kaya? Game. Okay. So, yung unang tanong ko, naniniwala ka ba na life begins at 40? Para sa akin, hindi eh. Bakit kuya? Kasi late bloomer ako eh. Wow, grabe! Sa totoo lang, late bloomer ako. Oo. So, papasok siguro yung life begins at 40. Lagpas na ng 40. Ay, pero, katulad ngayon, na 42 na ako. Parang ngayon pa lang nagsisimula talaga eh. Life begins at 42 na, no? parang ganun. Dagdagan natin ng konti. Kasi nga, late bloomer ako eh. Bakit ka late bloomer? Siguro, masyadong masalimuot yung pinagdaanan ko nung kabataan. Or baka naaga yung sinasabi nilang life begin at 40, eh baka mas maaga pa pala. Oo, baka mas baka advanced naman ako masyado. Sa dami ng mga pinagdinaanan kong paghihirap sa mga masusukal na daan. Ang lalim nun ah. Parang mga ngaso nun ah. Malalim talaga. Oo. Okay. Ayan. So ito kaya, dito na ako, dadako na ako sa second question ko, no? Sino ang paborito mo sa lahat ng mga bayani? Si ano, yung bayaning lumpo. Si Apolinario? Hindi, si Marcelo H. Del Pilay. Lumpo rin yun. Pilay nga eh, di ba? Ang lakas ng tama mo! Oh, halata. Bakit siya yung paborito mo? Hindi, si ano talaga.
Si Rizal talaga. Si Rizal. Bakit si Rizal? Ano, matalino siya. Tapos, dahil siyang asawa. Tapos, ano, ayun, nakarating siya sa iba't ibang panig ng mundo. Marami siyang natawid na iba't ibang bansa sa panahon na dati pa. So medyo mahirap yung ginawa niya. Ngayon kasi sobrang dali na eh. So may bala ka bang sundan yung yapak ni Jose Rizal sa lahat ng bagay? Ah, hindi naman. Hindi yung pagbabaril niya. Ayoko sundan yun. Anong akala mo? Ayoko sundan yun. Siguro barilin yun na lang ang nakatalikod para hindi ko alam na na tatamaan ako ng bala. Ayan. Hindi ako kasing tapang niya na kaya kong harapin yung bala. Yung sa maraming asawa, pwede. Hindi rin. Okay yun. Kada uwi iyut. Very good. Pero yung mga nanonood ha, ano lang to, biruan lang to. Huwag niyo masyadong seryoso ngayon at baka atakihin kayo sa puso. Next question ako ha. So ito kaya, ito gusto ko tong tanong na to eh. Sino ang pinaka-paborito mong pinuno sa lahat ng mga nagdaang administrasyon? Pinuno? Si Lito Lapid. Walang hiya ka! Kasi siya yung pinuno namin sa pulang araw. Napaka-seryoso mo talaga? Seryoso! Talaga? Si pinuno eh, yun lang ang kilala kong pinuno eh. Sa mga naging ano presidente. Sa mga naging presidente. Sa akin, si Emilio Aguinaldo. Ang bihira. Kababata ako kasi yun, tol. Eh, medyo miss ko na yung taong. Tiga lang. Yung inabot ko na lang. Sige. Sa mga inabot mo, sige. Halos lahat naman, ano eh. Ano ba kailangan yung pinaka-nagustuhan ko? Sa sarili mo lang, sa nagustuhan mo lang. Wala eh. Wala akong nagustuhan na mga presidente natin. Sa ano na lang? Kung sa tingin, saan yung ano, yung presidente na medyo magaan ng takbo ng ano, ng buhay, mga ganun. Ano pa ni era? Para sa iyo 'yan ha, hindi naman 'yan pan-general, 'di ba kaya? Para sa iyo lang. Oh. Yung sa pananaw. Yung panahon ni era, maluwag kasi noon. Tapos may kalayaan kang magsulat, may kalayaan kang magsalita, pwede mong i-express yung saloobin mo. Sobrang malaya, sobrang laya ng mga tao, pero naabuso din kasi yon ng mga tao. Mismo tao rin ang sumira. Oo, mga tao rin ang umabuso, tabi-kabila yung mga rally namin, mga ganun. So yun pala. Ayun. So, mag-move na ako sa susunod na question, kuya. Sige. Ito, siguro marami nagtatanong nito. Kung babattle ka ulit sa Flip Top, sino ang gusto mong kalaban? Ito, ako, ngayon ko lang sasagutin to, ha? Kasi matagal na talaga akong... Ewan ko, ha? Hindi ko alam kung may galit ba siya sa akin o... Seryoso lang tayo, ha? Putangin na ako. Nakakagigil kasi. Gusto ko makalaban dyan sa Flip Top. Di ko lang alam kung pwede mangyari. Siguro dapat sabihin nyo na rin sa mga ano natin, mga fans ng Flip Top. Gusto ko makalaban talaga si Anigma eh. Si Anigma yung gusto ko. Bakit daw si Arik target mo? Masyadong marami na siyang kasalanan sa mga battle MC. Lahat siya tinuturo. Ikaw, Arik, ikaw may kasalanan ito. Ikaw, Anigma, ikaw may kasalanan ito. Arik! So, gusto mo siya parusahan, no? Gusto ko siyang, oo, para mabawasan din yung kasalanan niya. Exorcisiamos te! Hindi, biro lang yun. Kung may mga kalaban ako na gusto ko, madami pa ako gustong makalaban. Bigay ka ng isa. Ilan ba kailangan mo? Isa lang. Yung gusto mong unahin. Kahit naman sino, pwede kong unahin eh. Basta sa tatlo. Tatlo yung gusto kong makalaban. Sige, yan. Sino yung kuya? Si Balaki, si Sinyo, kasi si Batas. Ay, ayos. Ako sa tingin ko lang ha, yung laban yun ni Balaki, maganda kasi pareho kayong yung makabayan, di ba? Yun, pwede. Tapos kay Sinyo. So, iba-ibang atake. Iba-ibang atake. Kay Sinyo, sa bawat isa doon, iba-iba yung atake. Iba-ibang basilyo yun. Tama. Tapos kay Sinyo, Joker. Yung Joker na basilyo, no? Tapos kay Batas, yung gurang na basilyo. Oo.
Ayun yung Battle of the Ages daw, di ba? Hindi nyo ba yung napansin? Pag nangyari. So, abangan nyo yan, ha? Mga manunood. Basilio versus Sinyo, Basilio versus Balakid, at Basilio versus Batas, no? Sana sana matupad yan, no, kuya? Bahala na kung ano-tanong ano mangyari. Siguro pagka hindi na ako busy sa taping o sa pag-artista, pag natapos na yung obligasyon ko doon, eh, babalik na ako sa battle. Okay. Dahil inaanapin ang katawan ko, eh. Iba rin talaga yung pakiramdam pag nasampa sa battle rap, eh, no? Oo, kasi parang ano, eh, para siyang tattoo din, eh. Addictive din yung battle. Yun, hindi alam ng mga manonood. Pero mahirap, yung pinakamahirap sa lahat ng naranasan ko, yung pagbabattle. Kakala nyo, madali lang, napakahirap yan. Sobra. Oo, sobrang hirap yan. Eh ikaw, madali lang sa'yo kasi kaya mo magkabisa ng dalawang laban sa isang day. Ako hindi ko kaya yun, eh. Siyempre, matanda na lolo nyo, medyo makakalimutin na. Minsan nakakalimutan mo na may battle ka, no? Saka baka nalilimutan mo! Oo. Naya lang talaga ako kay Enigma, eh. Pero makakabawi din ako kay Enigma. Malaking utang na loob natin dyan sa tao. Siyempre. Shoutout! Boss Arik! Mag-move on na ako sa next question. Ito, alam ko, isa ka sa mga makakasagot, eh. Napakalaking ano neto, eh, conspiracy sa Pilipinas. Ito, okay. Mga manonood, itatanong na natin kay Kuya Basilio. Totoo ba ang chismis na anak ni Hitler, si Jose Rizal? Kapag kakaalam ko, ah, hindi nabanggit sa akin Hitler yan. Sayang! Hindi nabanggit sa akin ni Hitler yan. Saan labo? Ang labong maging sila. Unang-una, yung malalaman mo yan kasi sa bigote pa lang, eh. Yung kay Rizal, pag ganun yun. Yung kay Hitler, pag ganun. Diba, hindi kaya siya yung missing piece, di ba? Kaya nandito lang yung ano bigote niya. Yung kay Rizal. Oh. So pag nag-nose to nose sila, mabubuo yung ano, yung bigote. Hindi kaya puzzle yun. Nag-iisip ka ba? Putang ina mo! Hindi. Iba rin kasi yung tubo nung kay Rizal. Maninipis lang. Yung kay, ano, kasi makapal talaga. Pati yung mga hibla. Oy. Minsan, kinakapa ko yun, eh. Pagka nagkukuntuhan kami ni Hitler, kinakapa ko yun. Minsan, yun yung pinanlilinis ko ng shell ng, ano, eh, ng bala, eh. Lalagyan ko ng pumbura. Dami kong tawa! Makapal yun, yun yung ginagamit ko. Tawa-tawa pati yung mga tao dito. Adit si Numerus, eh. Ayan dyan. Oh, shoutout! Temyo! Ito na, last question na ako sa'yo, kuya. Okay, sige, sige. Ano ang may papayo mo sa mga nagsisimula pa lang sa larangan bilang isang Basilio? Ayun, para sa lahat ng mga nagsisimula, huwag kayong titigil. Kasi simula nyo pa lang, eh. Ano ba naman yan, idol? Seryoso. Para sa mga... Para sa mga aspiring rapper, para sa mga gustong tahakin yung mga rapper na katulad namin, no? Unang-una, mahalin nyo yung ginagawa nyo. Pangalawa, huwag nyo munang hangadin yung sumikat, yung magkapera. Huwag yun ang isipin nyo. Huwag yung nakikiuso lang kayo kaya yung ginagawa. Hindi yan. Ang pagra-rap, lifestyle yan. Mararamdaman mo yan na halos araw-araw mo siyang ginagawa. Walang naging rapper o artist na overnight lang nangyari. Lahat yan, tinatsaga yan. Tama. Katulad ko, siguro 90s pa, nag-rap na ako. So, marami na masyado yung tinanim ko. Eh, kaya kung kumikita man ako ngayon, eh, balato nyo na lang sa lolo nyo, ha? at marami na akong tinanim. Eh, dapat, eh, aani din. At siyempre, malapit na rin ako magretiro. Alam nga namang 60 years old, nagrarap pa ako. Parang hindi naman yun. Oh, sabagay. Tama nga naman. Yun lang masasabi ko sa mga aspiring rapper. Mahalin nyo yung ginagawa nyo. Pagka sumikat kayo, nagkapera kayo, bonus nyo na lang. Bonus nyo na lang. Importante, masaya kayo sa ginagawa nyo. Yun. Yun ang isa sa pinakamagandang payo na nanggaling sa... Lolo nyo, Basilio, no? So, yes. Kuya, ano? Anong, eto na lang, ano na lang message mo sa mga viewers natin, lalo na bukas, GCQ na. Ano mamemensahe mo sa kanila? Ayun, tatagan nyo yung loob nyo. Matira, makibay na to. Ang
Handa ka na bang mamatay ka? Galanaw abulator, no? Hindi ko alam eh. Kasi hindi naman... Ito ah, ngayon kasi may mga ibang lugar na pwede na lumabas eh. Mm. Tapos bukas, lalong parang all out na siya. Parang ano na siya, full blown na siya. So kung yung last 2 days natin, maraming nadadagdag, ano pa kaya pag naglabasan na yung mga tao? Real talk! So mas delikado siya. Mas delikado siya. Ang may papaya ko lang sa inyo, kung hindi masyadong importante yung gagawin nyo, manahimik na lang ay sa bahay nyo. At maaari nga, huwag muna kayong tumanggap ng mga bisita hanggat, sabihin na natin yung vaccine hanggat wala pa. Alam kong matatagalan yun, pero syempre may mga kabuhayan din kayo. Kaya nga sabi ko, kung hindi man importante, huwag na kayong lumabas. Pero kapag importante, nakasalalay ang kabuhayan nyo, obligado talaga. Kesa mamatay kayo sa gutom o ano, so yun. Okay. So, wag na, bawasan nyo yung katigasan ng ulo nyo. Hindi ito yung panahon para magpaka-geologs tayo, magpaka-cool kid. Hindi ito yung panahon na yun. Pwede yan sa ibang panahon. Wag muna ngayong panahon ng pandemic. Dahil hindi ito biro. Okay. Marami nang namatay. Tama. Ito kuya, so tapos na yung ano natin, interview natin. Ano, upcoming projects, mga gusto mong i-promote? Ayun, sa ngayon, syempre, hindi pa tayo masyadong nakakalabas. Ang gagawin ko lang sa ngayon, YouTube lang. Yun nga, mag-subscribe kayo sa channel ko, Basilio Official, doon ko ilalabas yung mga bagong video, bagong mga kanta ko. At abangan nyo pa rin, syempre, ang pagbabalik ng probinsyano. Hindi pa kami natatapos diyan. So, magkakaroon pa kami ng taping pero sobrang higpit na, sobrang maraming para sa health protocol, aayusin lahat 'yan, pati oras ng pagtatrabaho namin. So, kahit magkaroon man ng ABS o lumabas man kami sa ere o hindi, magtatrabaho pa rin kami, gagawin namin yung part namin, pwede siyang ilabas din online, pwede sa cinema. So, sa ngayon, hindi ko pa alam kung talagang kailan magbubukas, kung magbubukas ba, hindi ko alam. Nasa kanila na yan. Okay, kuya. So, subscribe nyo si Kuya Dave, Basilio Official. Nandito yung link, nandyan sa ilalim. Ayan, nandyan sa ilalim. Subscribe nyo na lang. Kuya, maraming salamat. Maraming salamat. Alright, salamat din. Sa pagpapaunla, kuya. Atin na lang sa mga tropa natin. Ingat ka dyan, kuya. Ingat. Ingat. Salamat. Sabi nila sa akin na huwag ko nang pilitin kung ano man ang mga pangarap ko, huwag nang habulin. Pero lahat ng aking tinanim ay aanihin.